Hello mga kachabi, so paunang video para sa taong 2023. So, sa video na to ay mag-quick review lang tayo ng isang brand ng AA battery na pwede nyong gamitin para sa mga microphone, yung mga battery operated na wireless microphone. Okay, so konting background lang bakit naisipan kong bumili ng isang lithium-ion battery or rechargeable battery para sa aking Tilex XY68 model microphone. Sa kadahilan ng naubusan ako ng battery at wala akong mabiling disposable battery dito sa bayan namin. So, nasa probinsya po ako ngayon, so wala po akong mabili. So, mag-New Year na at kailangan namin magkantahan, magsayahan at salubungin ng New Year sa pamamagitan ng pagpipitch. Okay, so naubusan nga kami ng battery. So, meron kaming 5 days to go para maka-order sa Lazada at yun na nga, naka-order kami ng battery sa Lazada at ngayon nga dumating Linggo or Sabado nga pala ngayon. So, dumating na itong battery namin at okay, so ito na na-unbox na natin yung ating battery. So, ito po yung galing sa Lazada. Ang brand name niya ay Best On or Beston 2AN-92 model na lithium ion battery. So, unahin natin yung specs nito. Ang battery na to ay AA at mayroon siyang 1.5 volts na voltahe. At yung model naman niya ay 2AN-92. So yung power niya ay mayroong 3500 mWh, which hindi ko naman sure kung ano ibig sabihin nun. Pero yung rated capacity nito ay mayroon 2269 mAh. Size niya is double, eh syempre standard na yun sa mga AA battery. At cycling lifetime cycle, yun yata yung ibig sabihin ng manufacturer. Meron siyang 1,000 max. So, yun. Okay, so maya-maya lamang ite-testing natin tong battery sa ating XY68 na mic kung tatagal nga ba siya, kung gaano, ilang oras ang itatagal nito na continuous use sa ating video. Okay, at nga pala yung ating video okay ay isang TJ Media Maestro na yung first version po ng TJ Maestro, kasi may second version na po to na mas malaki yung micro SD card niya, which is 32GB yung capacity. So balik tayo dito sa ating battery, yun na testingin natin. So, siguro magugulat ako kung lalagpas to ng 5 hours na hindi chinacharge. Kasi, dumating to at in-unbox namin eh, may initial charging na siya. So, may konting power na siya sa loob bago ship. Siguro, nakacharge na to. Pero hindi natin alam kung gaano katagal or gaano kalaking power ang na-store sa battery na to. Okay, so ayun na nga at na-testing na natin yung ating Beston AA lithium ion battery at yun nga, medyo nagulat nga ako sa battery na to dahil tumagal siya ng 4 hours since panalubong nga namin to sa bagong taon, mag-aalas 12. So nag-start kami around siguro mga 7 yun. So kulang 5 hours to, pero buhay pa rin yung mic, buhay pa rin yung battery, may power pa rin siya, malakas pa rin yung signal, yung pick up at yung bato ng signal ng mic sa ating receiver na nakakonect sa TJ Media Maestro. So may power pa rin to, pero siguro tetestingin na naman namin to hanggang bukas ng hapon kung hindi, kung tatagal pa siya. Hindi ko pa to i-charge. Gagamitin ko pa to ng tuloy-tuloy hanggang bukas sa maubos. So tignan natin kung tatagal pa siya ng another 4 hours or 5 hours. So update ko nila kayo sa susunod na section ng video na to. So huwag muna kayong bumitaw. So diyan lamang po kayo. Okay, so yun na nga. Nag-testing ulit tayo since Linggo ngayon ng hapon, New Year, January 1, 2023. At ayun na nga, nakakagulat. Buhay pa rin po yung battery, hindi ko pa chinacharge.
Sa tutuusin, initial charge lamang to ng supplier o kaya sa manufacturer. At yun na, masasabi kong legit to ang battery na to kahit galing siya China or manufactured sa China o kaya sabihin na nating brand ng China. So nakakagulat din na tumagal lang a battery na to ay around 8 hours sabihin na natin, 8 hours in total. Pero ano lamang po to, initial charge pa to. Hindi ko pa siya na-charge actually sa lithium ion battery charger. So hindi ko pa siya na-charge at tumagal na siya ng 8 hours. So nakaka-impress na rin ng brand na to. Beston yung brand na to, pero nililinaw ko lamang po, hindi po to sponsored at ano, nabili ko lamang to for emergency purpose kasi nga mag-new year. Sira yung wired microphone at wireless microphone lamang yung nandito sa bahay at wala rin battery, wala rin mabilhan. Since nasa probinsya ako, mahirap po maghanap ng mga ganyan double A battery. So since may online shopping naman, may delivery naman dito sa barrio namin. So 5 days before New Year, na order ko na to, na add to cart ko na, na check out ko na at dumating nga before January 1. So eto na nga. So yung final conclusion ko rito is legit naman tong battery na to, Beston battery. So China brand siya, pero okay na siya, pwede nang pagtiyagaan. Hindi naman siya best of the best dahil hindi ko naman siya na-compare pa sa ibang battery. So first time ko mag-review ng isang AA battery. Okay, salamat sa panonood at subaybayan niyo po ang aking susunod na videos. Salamat.